Welcome to my YouTube channel. Please like and subscribe. Magandang araw naman mga kapapa. Welcome naman sa ating panibagong video. To wala pa mag-shoutout muna tayo mga kapapa. Shoutout lang po sa ating team. Unang-una sa kay PGNT Guimaras. Shoutout dyan kay Bentorero TV, sa kay Food Shokan TV, kay Malaya Channel, Ayame Channel, AJ Adventure, Kaloy Vlog, Pensor, Mahina Smile MRB, Pebslan Bauhas, Jocelyn Santelon, Lakas ng Negros, kay Little Farm Official, Gray Sweet Channel, Nonoy Caperna. So ang video natin mga kapapa, isa po itong istorya. Istorya ito sa isang taong mayaman, na nagngangalan na Don Jose. Si Don Jose ay may malawak na lupain. Libo-libong hektaryang tubuhan. Hindi lang tubuhan ang kanyang pinag-arian. Libo-libo hektaryang rin pala yan. At mayroon rin siyang linibong baka at kalabaw. Si Don Jose halos lahat ng marating sa kanyang paningin ay kanyang pag-aari. Ganyan kayaman si Don Jose. Si Don Jose panganay sa 10 nilang magkakapatid. Mayroon asawa si Don Jose. At 3 anak pero hindi lang natin pangalanan ang kanyang mga anak. Galing ang pamilya ni Don Jose sa Espanya. Pumunta sila dito sa Pilipinas para maghanap ng lupa ng kanilang gawing garden. Kaya pagdating nila dito sa Pilipinas, nakiugnayan sila sa government dito sa Pilipinas para legal sila na makabili ng lupain dito. Kaya inumpisahan nila ni Don Jose ang paghahanap ng lupain na kanilang bilhin. Kinabukasan pinatawag si Don Jose ng Pangulohan ng Pilipinas na mayroon binibintang lupain sa Easter Park ng Negros. At ito isang malawak na kapatagan. Ang lupain ito ay may lawak na mahigit 5,000 hektarya na lupain. Nabili ito ni Don Jose sa tag 1,000 ang bawat hektarya nito. Ang lupain na nabili ni Don Jose ay tinaniman niya ng tubo at palay. Ang iba naman ginawa niyang pastol ng baka at kalabaw. Lumipas ang ilan pang mga taon yumaman ang yumaman si Don Jose. Marami na siya mga taohan. At nakabili na siya ng mga sasakyan. Lumipas pa ang mga taon parami na ng parami ang kayamanan ni Don Jose. Isang araw nag-iisip si Don Jose kung ano ang kanyang gagawin sa kanyang pira na parami ito. Marami na akong pera, ano pa kaya ang dapat kong gawin sa pira kong ito? Hulong sa pag-iisip ni Don Jose. Kaya tumangala si Don Jose sa itaas ng bundok na siya rin ang may-ari. Kaya naisipan ni Don Jose na magpatayo siya ng rest house para nasa taas siya at pagkagising niya makita niya ang lahat na nagtatrabaho sa kanyang tubuhan. Kaya nagpatayo si Don Jose ng rest house sa itaas ng bundok. Mula sa bundok na yun makikita ni Don Jose ang kanyang lupain. At lumipas ang 10 taon. Dumami na ang kanyang pira. Nakapatayo na siya ng bahay sa isang subdivision. Ang bahay na pinatayo niya sa subdivision doon niya pinatira ang kanyang asawa at mga anak. Habang si Don Jose doon lang siya tumira sa kanyang rest house. Lumipas pa ang 10 taon. Naisipan ni Don Jose na marami na siyang pira. Kaya nakaisip si Don Jose na magsagawa ng party bilang pasasalamat sa kanyang biyayang natanggap sa marami na mga taon na siya ay yumaman. Kaya araw na nananganihan ang kanyang tubo. Kaya pinatipon ni Don Jose ang kanyang tauhan na bago pa nagtrabaho, sa kanyang hacienda at sa mga matagal na nagtrabaho sa kanya. Pinatipon niya ito para ipaalam sa kanyang mga tauhan na, kung matapos na ang anihan ng tubo magsasagawa siya ng party bilang isang pasasalamat, ng biyaya sa kanyang produkto. Ang anihan ng kanyang tubo, ay nagsimula sa buwan ng Oktubre at ito ay magtatapos sa buwan ng Marso. At dumating na ang araw na tigtapos na ang anihan sa kanyang tubuhan. At naghanda-handa na ang lahat-lahat sa darating na party. Kaya nagparty-party na ang lahat. At marami siyang nakita na mga teenager na mga babae. Ang mga babae na yun ay mga anak pala ng kanyang mga tauhan. Kaya naisipan ni Don Jose na gamitin ang mga babae na yun para siya ay maaliw. Pinasayaw niya ang bawat isang babae at binigyan niya ng pera. Kung mayroon siyang nagustuhan sa mga teenager na mga babae, agad niya itong ipaalam sa mga magulang ng babae na kanyang nagustuhan. Para ito gawing aliwan. At ang mga magulang naman ng babae na kanyang nagustuhan walang magawa.
Kahit masakit sa kanilang kalooban, pumapayag na lang ito. Ang babae na nagustuhan ni Don Jose ay doon niya dinala sa Canyon Rest House. At doon niya ginawa ang masama niyang balak. Ang party sa hacienda ni Mang Jose umabot ng taglimang araw. At bawat araw tatag isang babae ang kanyang nagamit. Ganyan kat indies ay Mang Jose pagdating sa mga babae. Tapos na ang party ni Don Jose. At lumipas na ang 2 buwan. At ang mga babae na ginalaw ni Don Jose ay nagdadalang tao na. Nabuntis ni Don Jose ang 5 babae na kanyang nagamit. At ang lahat ng mga babae na nabuntis ni Don Jose, pinabayaan lang ito ni Don Jose sa katwiran ni Don Jose na binayaran na niya ito. At mga magulang ng mga babae na ginalaw ni Don Jose, ay patuloy pa rin na nagtatrabaho pa rin sa kanya. At dumating na ang araw ng mangganganak ng sabay ang babae na ginalaw ni Don Jose. At pumunta ang mga magulang nila sa kay Don Jose para sila ay humingi ng tulong. Ito hindi tinulungan ni Don Jose. Pinabayaan niya ito. At umalis na lang sa bahay ni Don Jose ang mga magulang ng mga babae. Kasi wala silang tulong na nakuha mula kay Don Jose. Ang ginawa ng mga magulang ng mga babae, pinalaki na lang nila ang kanilang apo na walang ama. Dumating naman ang anihan ng mga tobo. Pinatipon naman ni Don Jose ang kanyang tauhan. Lahat ng mga tao na kanyang nasasakupan. Para ipaalam naman ni Don Jose na sa darating na pagtapos ng anihan ng tubo. Magsagawa siya uli ng party bilang pagpasasalamat sa kanya na tamo ng mga produkto. Nang marinig ng mga tao ang kanyang sinabi, ang iba natuwa. Ang iba naman ay nabahala ng baka may galawin naman si Don Jose na mga babae sa kanilang lugar. Pero napag-isip-isip ng mga tao na kung may galawin naman si Don Jose sa mga anak nilang babae, wala pa rin silang magagawa. Dahil amo nila ito at si Don Jose ang bumubuhay sa kanila. Kaya pagpatuloy na lang nila ang kanilang pagtatrabaho sa amo nila na si Don Jose. Nangalahati na ang anihan ng tubo at ang iba tuwang-tuwa na kasi makakain naman sila ng masarap na pagkain at makainom ng masasarap na inumin mula kay Don Jose. Ang iba naman ng mga tauhan ni Don Jose na may mga anak na babae na magaganda. Nabahala na sila baka ang mga anak nila ang matipuhan ni Don Jose para gawing aliwan doon sa rest house ni Don Jose. At si Don Jose excited na sa parating na sa pagtatapos ng anihan. Kasi mayroon na siyang napilian na 5 mga teenager na gawin niyang aliwan. Pagdating ng party sa kanyang hacienda, mga kapapaabangang na lang ang 2nd yugto sa istorya ni Dong Jose.